Sa video ito, ipapakita natin kung paano natin ma-access yung ating OpenWRT router via internet. Bali, gamit natin sa pag-remote ng ating OpenWRT is yung software na Zero Tier 1 software. So, meron akong kodigo dito. Ayan. Anong kailangan para magawa natin ang tutorial na ito? So, syempre, yung ating OpenWRT capable na router. PC or laptop na merong installed pati para sa SSH natin. And then, syempre, yung guide ni Zero Tier 1 sa GitHub. Since na-identify na natin yung ating needs, proceed na tayo dun sa unang steps. So, ang una natin gagawin is mag-register muna tayo dun sa website ng ating gagamiting software, ang Zero Tier software. Puntahan natin. Ayan. So, kung makikita nyo, mayroon na akong ginawang network earlier. So, punta lang kayo sa Zero Tier website. Ayan. So, dito kayo magre-register para makuha natin yung details ng network natin. So, unang-unang gagawin is mag-sign up tayo dito. And, pagka-sign up, i-login lang yung ating details. Ganito. And then, piliin nyo lang yung free account. Ito. Para, yan, walang bayad dyan. So, capable naman na siya na mag-handle ng up to 50 clients or devices. And, yun nga lang, isa lang ang admin. So, kung gagamitin naman natin for the purpose ng pag-remote ng ating mga OpenWRT devices. So, I think sobra-sobra na siguro yung 50 devices and enough na yung single admin. Once na-registered na kayo, punta kayo dun sa network and then create network. So, may ginawa na ako kanina kaya hindi na ako magka-create, pero napakadali lang. Click nyo lang yan and then makikita na kaagad dito. So, dire-diretso na yan. Click nyo lang, pili lang kayo. Ako, for the purpose ng tutorial na to, pinili ko itong IP address na to. Yan. And, yun. Halos karamihan. Wala ka nang babaguhin dyan. Wait mo na lang kapag na-configure natin yung sa OpenWRT or sa desktop client natin. Lalabas dito yung dalawang device na yun. At kung ano man yung idadagdag mo pa na device. So, bago pa rin lang akong naka-discover nito. So, hindi ko pa na-explore lahat ng features na meron siya. Pero, I think meron pa tayong pwedeng gawin other than remote. So, delete ko na muna itong aking na-click kasi hindi ko na kailangan yan. At meron na ako. Punta lang sa pinakababa. Kung nagkamali at merong hindi mag-work, i-delete na lang and then create na lang uli. Ang kagandahan din nito is meron siyang marami siyang options. Pwede mong gamitin ang iyong phone, Android or iOS para ma-access mo yung iyong OpenWRT. Okay, diretso na tayo. Puntahan natin itong link ni GitHub. Copy. So, ayan, nandito na tayo sa guide ni GitHub. Sa mga hindi pa nakakaalam, puntahan na lang natin yung kanyang website. So, explore nyo na lang kung ano yung pwede pang gawin ni Zero Tier. Download natin yung sa client side. Ito yung laptop or desktop natin na gagamitin para ma-access natin yung ating OpenWRT router. So, make sure na naka-install yung kanyang Microsoft Windows client dun sa laptop na gagamitin.
Sa tutorial na to, gagamitin natin si Windows. Click lang natin ito. Okay, so after ma-download, click natin to. So install lang natin yung na-download natin na client. So pagkatapos nating ma-install, click lang natin itong finish. Then makikita natin yung icon niya doon sa ating taskbar. Yan na muna yung sa client side or yung sa ating desktop side. So ngayon puntahan na natin yung ating OpenWRT. So ito yung guide. Ilalagay ko ito sa description sa baba para madali ninyong ma-access. So run natin si Patty. Login as root. Okay, so andyan na tayo sa ating OpenWRT. Isa-isahin na natin to. So pwede nyo akong sundan na lang. Pagkatapos ng update, install. So after that, so skip na natin to kasi ito yung ating inuna, nag-create na tayo ng ating network. So ito yung sample niyan. Ito yan. Pag i-click natin yan, ayan. So makikita natin, ito yung ating network na ginamit. So yun yung, so halos lahat naman yan is default lang. So ito yung apat na device ko. Dalawang PC, isang laptop at isang iPhone. So ayan yung kanyang mga IP address na ibibigay ito. Ito mga to. Okay, so balik tayo kay OpenWRT. So tapos na nating ma-install yung zero tier ito. Skip na natin to. Configure na natin si OpenWRT. Copy lang ito. And then paste. And then copy. Pagkatapos nating ma-install si zero tier, puntahan, skip na lang muna natin ito kasi ito yung default na configuration niya. Open ka ng notepad and then copyhin mo itong apat na to, itong line na to. So paste mo lang para magkaroon kayo ng ganito na enabled na option yan. So make sure na i-run natin itong command na to isa-isa. So nakikita nyo itong network ID na to. Yan ang papalitan natin nung sinasabi ko kanina na
network ID natin. In my case, ito yon. So, copy lang. And then, paste dito. I-run natin isa-isa ito. Copy. Make sure na tama yung pagkaka. Okay, next is verify natin kung meron na tayong ganito. So, run natin to. Ayan, so makikita mo enabled na yung ating network, OpenWRT network. So in my case, tatlo na yung nagawa kong network, pero no worries. For the sake ng tutorial, di-delete ko na lang siya mamaya. Paano siya i-delete? Ito lang. Kapag nakita ninyo itong enable na to, ibig sabihin is nag-succeed kayo sa pag-add ng network ninyo. So kung makikita nyo, si sample config is naka-disabled kasi naka-set siya sa 0. Pero si OpenWRT network, naka-enabled na siya. So, verify natin. Pero bago natin magawa yon, sabi dito, kailangan mong mag-reboot ng router. So, after natin mag-reboot, verify na natin kung makikita natin ng network natin si 0 tier. Copy natin to. Paste. Ang magiging hint mo dyan na running na si OpenWRT is ito. Kapag nakita mo itong ZT sa list ng network mo, ito yon. Okay, so isa pang way para ma-verify natin kung online na siya, copy natin ito. And dapat online ang makita natin dyan. So para ma-verify natin na enable na itong OpenWRT network natin na to. Show natin ulit. Copy. Paste. Ayun. So, enabled na siya. Try na natin kung makakapasok na tayo sa ating OpenWRT. So, after nating ma-validate na enabled na nga itong ating network. So, puntahan natin yung ating network ng Zero Tier, yung niregister natin kanina. Connect na natin yung ating desktop kay Zero Tier. Kopyahin ito and puntahan natin yung ating desktop client and then join network. So, ito yon. Paste lang natin dyan. So, allow default. And then show network. So magkakaroon tayo ng bagong network interface. Click mo lang yung yes. So kung makikita nyo, access denied siya. Bakit? Check natin yung ating. So ito na yung perfect time para puntahan natin yung ating list ng clients.
kung makikita nyo ito, meron ng dalawang nadagdag. So makikita mo na si OpenWRT dyan. I'm sure ito yung ating desktop kasi dalawa lang naman yung ating dinagdag. So pangalanan natin to PC2 OpenWRT. So make sure na naka check yung checkbox under auth. Ito yung i-authorize natin kapag naka check yan. So binigyan na ng bagong IP address yung ating OpenWRT. So kopyahin natin yan. Ayan, so connection, okay. Ayan, so na-access ko na yung aking OpenWRT device. So make sure na every time na mag-access tayo ng ating device is kailangang naka-okay ang status nito. So every time na gagamit ka ng desktop, make sure na naka-run yung inyong 0 tier 1 client apps. So yun, napakadali lang. In my case, kung makikita nyo, marami akong ina-access remote. So yung Synology NAS ko, na-access ko siya via 0 tier. So kahit saan ako magpunta, as long as online yung NAS ko, nakakapag-browse ako ng lahat ng contents ng aking Synology NAS. Malaking bagay para sa medyo kagaya ko na medyo nahirapang mapagana yung OpenVPN. Yun. Explore nyo na lang. Marami pang options na pwedeng gawin dito. I think pwede siya dito sa Linux. Sundan nyo na lang yung mga tutorial dito sa website kung anong platform ang gagamitin ninyo. So ayan, so Synology sa case ko, napakalaking bagay nito. Na-access ko lahat ng contents ng server, NAS server ko. Itong IP address na to, ito yung sa internet side. I-try ko yung aking local access ng OpenWRT. So yun, ganun din. Ayan, so parehas ko na silang na-access both sa local and sa internet IP. So kahit nasa labas ka ng bahay or nasa ibang lugar ka, pwede mong ma-manage yung inyong OpenWRT device. Malaking tulong ito, lalo na dun sa mga mayroong piso wifi na unit na based sa OpenWRT. Para kahit nasa malayo sila, pwede nilang ma-access and ma-check yung kanilang device na hindi na kailangan puntahan physically. Bago ko pa rin lang ito nagamit, so observe natin kung ano yung magiging concern sa pag-access natin dito sa online services na to. So siguro sa at the moment, ang pinaka-measure na gagawin natin kapag hindi tayo mag-a-access para sa security, kapag hindi tayo mag-a-access online, is i-disable na lang natin to para hindi siya naka-open sa internet. And kung nasa bahay rin lang tayo, so make sure na naka-disable na lang ito. Para kung lalabas tayo and kailangan natin i-access itong mga local device natin,
itong website ni Zero Cheer, pwede mo naman siyang ma-access anytime and then ma-enable mo siya. And then, saka mo palang makukuha yung IP address mo. And then, boom, pwede ka nang mag-access ng iyong device ulit. So, let's see kung hanggang saan aabot ang capabilities nitong trick na to. So, hindi, nag-try ako ng VPN pero unfortunately, hindi ko talaga siya mapagana. But, okay. So, yun lang muna and sana nakatulong and please like and subscribe. Thank you.